Tingin niyo po yung outfit ko, parang ang nakaka ko nasa Baguio, nasa isang lugar, nasa isang bansa na sobrang lamig. Pero nasa Pilipinas po ako, ang lamig lang po talaga. Tingnan niyo po yung paligid namin. Ayan, magapong maambon. Tapos open na open po kasi siya, kaya sobrang lamig. So, ngayon po, gagawa lang ako ng video. Sobrang nadala ako dun sa turo ni Kuya Router kagabi sa Bible Ninja. At sobrang magre-rema talaga sa puso mo. Pero ito lang in-impress sa akin nila. hindi gaya ng post ko kanina, hindi mo ka pwede kang gumanda ang buhay, pwede kang yumaman nang hindi ka naniniwala sa Diyos, pero hindi mo kayang maging mabuting tao nang hindi ka naniniwala sa Diyos. Pwede kang gumanda ang buhay o yumaman nang hindi ka naniniwala sa Diyos o hindi ka sumasamba, pero hindi pwedeng gumanda ang ugali mo o maging mabuting tao nang hindi ka naniniwala sa Diyos. Bakit? Marami pong tao, iba't ibang, ang pinakamayaman ng tao dito sa buong mundo, hindi nga believer ng Diyos . Diba? Ang mga nasa Forbes, mga nasa latest na survey, pinakamayaman, mga hindi po sila believer o hindi sila, sabi natin, naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi nung si Adan ay pinalayas ng Diyos sa Garden of Eden, sinabi ng Diyos kay Adan na ang kakainin mo ay mapupunta sa pagpapawisan mo. Ang kakainin mo ay pagpapawisan mo. So kung ikaw ay isang taong masipag, kakain ka talaga. Masipag ka, yun yung mga tamad nga, kumakain . Pero pag dinoble mo ang sipag mo, hindi ka lang kakain. Meron ka pang maisusubi, o meron ka pang maitatabi. Ngayon, pag triniple mo ang sipag mo, at sabihin natin maayon ka naman sa, sabihin mo, tapat ka naman, or kaya wala ka naman dinadayang tao, talagang magpa-prosper ang buhay mo. Kasi nasa ano din po yan, nasa kawikaan din po yan, sinabi po din yan. Kung hindi ka naman nandadaya, magiging maayos naman ng ang business mo. Ngayon, dito naman tayo mapunta sa kung wala ang tulong ng Diyos, hindi ka magiging mabuting tao. Ibig kong sabihin, hindi ka magkakaroon ng fruit of the Holy Spirit. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Makikita po ito sa Galatians 5, 22-23. Nandun po ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito yung hindi mo makukuha. Maraming mga tao na mayayaman, pero wala po, hindi mo pong makikita lahat ito sa kanya. Although meron namang mga Kristiyano, may mga Kristiyano naman na hindi rin naman nila kompleto itong fruit of the Holy Spirit, kasi napakahirap po talaga. Hindi mo ito kakayanin ng walang tulong ng Diyos. Pero nandun yung pag-surrender nila sa Lord, na nasa Ephesians 4:13, na talagang hindi mo kakayanin ng walang tulong ni Kristo na maging mabuting tao. Kasi even meron kang love, meron kang joy, meron kang peace, pero pagdating sa kindness, sa goodness, sa faithfulness, sa gentleness, sa lalo na ang self-control, maraming mga mayayamang tao ang wala nito. Pero kung Kristiyano ka, lagi mong dinadaing, lagi mong iniiyak sa Diyos na, Lord, hindi ko kaya ito. Hindi ko kayang maging magkaroon man ako ng patient, magkaroon man ako ng kindness, pero nalalaglag. Pero at least nasasabi mo sa sarili mo na hindi lamang ako. Kasi yung mga taong gumaganda ang buhay o yumayaman, dahil sasabihin nila na sa sarili lang nila, kapag nagkaroon sila ng kasalanan sa ibang tao, okay lang.
kasi katwiran naman nila, okay lang kahit naman hindi tayo mag-usap maayos ang taon, ano, wala nang mawawala sa akin eh, kasi marami akong pera o hindi kakawalan sa buhay ko. Pero kapag ikaw ay isang tao, sabihin natin na wala yung pagtitimpi mo sa sarili, tapos nagkaroon ka ng kasalanan, sa consent mo, sa konsensya mo talaga, nandun. O lagi kang usigi ng salita ng Diyos na dapat pumunta ka nung maghingi ka ng sorry kasi nagkasala ka. Ito yung wala sa mga, ito yung mga wala sa mayaman na walang kinikilalang Diyos. Ngayon, kung mayaman ka na tapos kumikilala ka pa sa Diyos, prosper ang buhay mo. Praise God. Di po ba? Pero, ito po yung lagi kong sinasabi. Mas mahalaga pa rin talaga ang nasa umbrella ka o na pinapayungan ka ng Diyos, lalo na po ng kanyang habagatawa at ang pagmamahal. Hindi natin kayang maging mabuting tao nung walang Diyos. So, God bless po sa lahat. At yun lang po.